Magandang kilabot na gabi sa inyong lahat, mga ka-hunters. Andito na naman tayo sa panibagong ghost hunting video ng Cebu Ghost Hunters PH. Mga ka-hunters, itong kastilyo na ito ay nagsimula daw noong 2022 at sinimulan ito ng dalawang magkakapatid. Ang nagdisenyo ng kastilyong ito ay isang Belgian. At itong kastilyo na ito, mga ka-hunters, ay inspired sa mga kastilyo na makikita natin sa England. At sa hindi malamang kadahilanan, mga ka-hunters, itong kastilyo na ito ngayon ay abandonado na. So mga ka-hunters, samahan nyo kaming ikutin at tingnan natin kung ano ang ating makita gamit ang aming mga kamera o baka makipag-usap na gamit ang aming mga equipments. So mga ka-hunters, kayo ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Meron din tayong bisita na galing pa itong Maynila. Walang iba kundi ang Team Hellfire. Kami ang Team Hellfire. Ang pangalan ng kolaborasyon na ito, I Hear Dead People. Let's go. Nakakatakot siya. Tingnan. So makita ninyo mga ka-hunters sa bubong dito. So lakang siya. Nang ahas. Oh, nadlog sa mga nadlog. Bismitin. Cebu Ghost Hunters PH. So mga ka-hunters, nandito muna tayo sa labas ng abandonadong kastilyo na ito. At samahan nyo muna kaming explore muna natin bago tayo mag-investigate mamaya. Kasama sila Team Hellfire, si Black Sheep Ghost Trip, at saka si Noriel Gash Trip. So yun, kayo yung maging silbing tenga at mata ng video na ito. Let's go. Ito pala mga ka-hunters, kung makikita natin dito ngayon, gawa ito sa mga tunay na bato na pinagtumpok-tumpok at nilagyan ng semento. Makita natin, inspired talaga siya sa disenyo ng mga kastilyo sa England. Tingnan nyo. Ito yung nakakatakot na part dito. Tingnan nyo. Pag pinatay ko yung ilaw, ganyan siya, kadilim. Nakakatakot siya, tingnan. Sayang talaga yung kastilyo na ito. Ito pala mga ka-hunters, parang lugar na bakasyonan lang to ng dalawang magkapatid dati. But sa nakita nila na pwede itong gawing negosyo, ginawa na lang nilang itong resort, itong kastilyong ito. Dati, meron din ditong mga hayop, mga ibon, may buhaya pa nga dito eh. Tsaka meron daw dito ahas. So baka may encounter natin dito, wag naman sana. So yan, dito tayo mga ka-hunters. Para kang nasa paraiso, parang nasa Disneyland. Yung itsura niya talaga. Tingnan mo tol. Tingnan niyo mga ka-hunters. Yan. Ang laki ng kastilyo na ito. Siguro ito dito, ito yung parang function room nila. Ewan ko, kung merong makakomment dyan, pakicomment po, pakicorrect. Yung mga damo, sobrang taas na, tumutubo na. At ito, yung delikado dito is yung ahas. So, bantayan natin yung mga tinatapakan natin, Gander. Baka iba na yung matapakan natin, ahas na. O yung buaya. Wow. Meron pa tong ano mga Ganders, ah. Lugar dyan sa taas. Parang doon makikita yung swimming pool. Grabe no. So makita ninyo mga ka-hunters, akala mo patag lang siya. Meron pala siyang mga room sa baba. Meron siyang parang may swimming pool doon sa gitna. Tingnan mo. Makita mo sa kanila. Yan parang swimming pool yan no. Tapos dito formang castle na talaga. Yan. Ito. May pormang espada, oh. Ano mo?
You know? Sobrang lalim. Diretso tayo sa baba. Kukunin tayo sa baba. So, magbibisaya ako mga counter sa kini, nindot kayo ang pagkabuhat to. Design. Murag gigastuan gin ni ba? Grabe ang gastuan ni nga Kastilyo. Sayang. Pero wala ta kabaloon sa rason gyud ani nganong giabandon ni siya. Murag ko ani siya to kaning kitchen. Pag kitchen no. Kitchen oh, kitchen. Bodega, family. Okay. So kini diri hadlok siya tanahon kay diri nga part o. Tagka na kay puno. Nahinay tapos sig makatunog ta diri og bitin o banakon. Nya karon naa siya murag underground tanawa. Sa lalong. Nya kini gyud amazing kaayo. Nahinay ta diri. Wow. Naa siya sakyan na ni Cinderella. Kalesa. Tanawa. Grabe. Bigastuhan yun. Bigastuhan yun siya. Buga na siguro yun. Guba na yun siya. Oh. Bantay ha. Lauma eh. Saan si Lauma? Ambot. Marag. Gistakan siguro nila sa mga butang-butang sa una. Tanawa, Derek Hunter. Design. Oo. Unya, napagid na siya ko, Andre. Tanawa. Napagid siya hagdanan pa doon to. Dito. Tatutanan to. Nahinay lang ta kay. Ang sulti sa mga Andre, mga Hunters. Maginahinay daw may Derek kay. Maura gid among bantayan daw, Derek, ang bitin. Tadi tama tayong mingan sa bitin. Tanawa. Tako kayo eh, grabe. Niya ang mga punuan, mga putol na. Padong na ni siya taas, mga counters. Tanawa. Naapubuday ni balay di ako. Ana si agianan padong diri taas. Dala, dali. Uy. Iwanan ako eh. Ama o na ni agianan pa doong taas. Taligsik? Taligsik? Isa. Yat lang. Ay, dirito ka itong naibuaya. Dirito gi pambutang ay swimming pool. Tanawa. Lawom ni nga swimming pool, oh. Lawom-lawom gid ni. Napay tubig. Hinay diya kanter ha. Dirito gi na yung mga picture diri ang katong mga nagbisita diri sa una. Naa sila picture ani. Kung isa pa may na yung mga picture ninyo diha. Palihog ko comment sa inyong mga picture. Lah! Tanawa! Diretso na to sa agianan, padong dito sa bikas. Tara o. O niya ka itong marag makita na to sa gawas. Nga latayanan. Yadiri, mauna niya ang mga kwarto. Guba na kayo.
Ano ma? Ini na tribo sing naibitin dari da. Ah, kani. Mura siya abanganan nga kwarto. Kani siya. Dako sa gayo. Mayong gabi eh. Gabi. Suod me. Namin lamisa dari. Kuan ka buo kwarto. Usa duha. Duha ka buo kwarto. Ano? Siyang nga gid. Unut bi unta siya pagka design na. Mga kanter. May tuko. Nakana na ba tali? Nakana na ta. CR. Grabe ha. Sayang nga niya, no? Kung nakastaas mo na yung view. Tanawa. Una yung view. Lami kaya yung hangin sa doon. Pakita ni nilang mga design counter. Oh. Ano ang design? Grabe, no? Yan, naka-unique pagidaan niya, no? Siguro. Pila ka tao siguro ang trabaho ani. Ya, mga dagko kayong mga bato ang ipangbutang. La! Tanawa, bitin. Naglunno gid iri, oh. Marami diri asi. Oh my god, oh. Banakon na no. Di oh, parang ganun. Halak ka. Ano si banakon? Di kita mo kumpiyansa gid iri. Tay sa ha. Tala. Likado ani. Ang adlock lamang gud ani ang bitin manggud. Kay bisag ing ato ka gamya nga bitin, pwede na mo patay og dakong tao. Hmm. Sa ay nahinay ta dire be. Pare na ta ubos. Nay ukok. Sa ubos na ni nga bahin no. Mauna siya. Ha? Ang tiba? Oo. Palagay mo, palagay ito maduduro. Mura jugag na sa England eh. Mura jugag na sa England. Halak ka! Atay, bitin yun. Oh. Saman? Oh, bitin oh, naglun no? Oh. Nakagibitin rin da. Pag may mga lilit, malilit. Kasi may mga malalaki. Mm-hmm. Darita? Oo. Darin na, agay na ibitin rin lao, may. Hmm? Ito na ma. Habi, halumaan na kayo eh. Ito na ma, napasabda na agad ba? Ang kuyaw diri mga bitin di babaw ba? Ano. Tanawa diri oh. Di na lang tamo ato sa ubos kay murag kuyaw naman. Daghan na kay sagbot oh, tanawa. Pakita sila. Dili ko makuyawan og ungo. Makuyawan ko gamay pero bitin murag uyaw bitin eh. Tanawa diri na sa amin eh. La. Pero ang bitin raw kani siya inspired gid siya oh, tanawa. Ang gibutang ani iskahoy. Kabantay mo anak kanang mag-shooting ang mga taga England ba, ingani man nilang ilang kuan. Tumbanan. Yara po ni. Taka na baglunno diri sa bitin eh.
So tala na. Di na tamog dugay kay mag-investigate na taron taod-taod kung atong tanahon kung hunted na ba ni siya tungod sa kadugay na niyang abandon or masig natay mahibawaan nga angay mahibawaan unya kauban ang hellfire. Ang itabuan ni unya is mag Tagalog muna sila kay Tagaloson man sila kami magbisaya mi. So may tabuan na mo translate mi silang Tagalog mag kuan siguro ta estes method natay mga daghang equipments paranormal atong ipangbutang diri atong gamiton. Kani murag Barney nila ka hunter oh. Tanaw-tanaw gid sa taas ani kay basig ambitin ba padung na niya paako niya tagalit patay ta ni. Tama. Barney nila sa una. May buta na sa ala ko. Asa ta agi? Asa ta balik ta agi dito? Oron sa man. Ari ta diri agi. Naratol na ko sa bitinda. Ano ito agi? Nakato ka sa ubos, wala. Di na ko matog ubos. Matog tag ubos, kadaghag bitin dito. Iyaw ano? Oh, gilo. Oh, may nadlog sa umo. Nadlog, Miss Bitin. Nanagan mi kay. Wa mi nahadlok sa unsay makita namo nga dili ingon nato or unsa wa nay multo ba. Gingiluhan Miss Bitin. Dagko kay mga bitin siguro kay ani man ni ana man si Bro J nga if naay gamay nga lunos bitin, nagid punay dako nga bitin. Mo to. So ang mahitabuan ni mga ka-hunters is silang Hellfire team na ang musunod-sunod. Hopefully wala po yung mahitabo nila o dili sila madisgrasya aning mga bitin nga nakita na mo ang luno di asusod niya. Hopefully mga ka-hunters successful lang pagtiktuyok resod. So Hellfire na ang musunod. Warning ko lang sa inyo na tutukan muna ninyo ng flashlight before kayo mag-continue sa paglakad. Kasi yung pinaka-delikado baka nandyan sa taas o nandyan sa gilid sa mga damuhan. Tingnan niyo yung sa taas, baba, taas, baba. Pwede niyong gamitin yung tawag dito, red light or green light. Yun. Okay. Ako hindi ko ginamit yung green light eh kasi nagsisave kami ng battery. Pero kayo, kung may battery pa kayo, basta good luck. Good luck, good luck, Hellfire. Good luck, tol. Good luck. So yun, mga ka-hunters, check natin sila kung nasaan sila. Atong i-check kung asa na sila ang si Noriel Ghost Trip o si Black Sheep Ghost Trip. Hello, tol. Saan na kayo banda, tol? Pumunta kayo dyan sa baba. Sa entrada, tol. Yung pinakababa, pinuntahan ninyo? Oo, tol. Pupuntahan namin. Huwag kayong magkumpiyansa, kasi mabilis yung mga ahas. Thank you, tol. Thank you. Tapos tingnan nyo yung sa taas ninyo, sa ulo ninyo. Sa mga pader, sa kisame. Ang dami mga ahas siguro dyan. Ito silang gihadlok kamay. Thank you, tol. Thank you. Sige, tol. Ingat kayo. At pagkatapos ikutin ng Hellfire team, sabay-sabay na kaming pupunta sa baba. At ito ang tumambad sa amin.